Agad na inulan ng kritisismo ang pagkakatalaga kay Attorney Larry Gadon bilang Advisor for Poverty Alleviation dahil sa pagiging bastos at walang background sa kahirapan para pamunuan ang nasabing posisyon. May balitang A to Z si Giselle Simon. Tinututulan ng bukluran ng manggagawang Pilipino ang pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kontrobersyal na abogadong si Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Pinapakita lang nito na hindi naman talaga seryoso si Bongbong Marcos sa usaping poverty alleviation. Giit kasi ni Attorney Luke Espiritu, walang track record si Gadon sa pagsugpo sa kahirapan. Ano naman magagawa niya ni Larry Gadon? Masosolve niya ba ang problema sa pamagitan ng pagmumura? Eh yan lang naman ang ginawa niya eh, puro nagmumura eh. Ang Ibon Foundation naman, kontra rin sa appointment kay Gadon. Katunayan, tila kontra pa ang mga bagong advisor sa mga grupong nagsusulong ng pulisiya na matapos ang kahirapan. We don't see it at all in Larry Gadon's background. If anything, he has shown an antipathy, antagonism to activists, to civil society organizations that push for anti-poverty policies. Sa panig naman ni Gadon, plano nitong magkaroon ng isang nutrition and feeding program para sa mahihirap na elementary school students. Kung sila ay kumpleto ng nutrients sa katawan, ay magiging mas maganda ang kanilang focus sa edukasyon. At kung sila ay magkakaroon ng magandang edukasyon, yan ay magdudulot sa kanila ng magandang kinabukasan. Una nang sinabi ni PBBM na target nitong ibaba sa 9% ang poverty rate sa bansa sa pagtatapos ng kanyang termino. Mula yan sa 18% na naitala noong 2021. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.